Kaligayin tuwid na bigas ang batlang pangamba. Ang ibig ko't puntong hininga, kalakip ay ang aming pag-asa. Kami kaligayin tuwid na bigas ang batlang pangamba. San Miguel Arcangel na mahal, alang-alang sa kaitaasan ang aming kahibigan mangyaring iyong Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ikay naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatuparan ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama, at Paul, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito sa ating special meditation, pakikiusap sa atin na Jesus sa loob ng tabernakulo sa okasyon na ating pinagdiriwang ng kapistahan ng mga Archangel. Si Archangel Miguel, Gabriel, at Rafael. Pinagsama sila sa kapistahan sa ngayong araw. At sila yung mga anghel din na ating narinig, mga guardian natin na pinagkaloob sa atin, mabubuting anghel na nilikha ng Diyos. Ngunit sa uwing palad na meron mga iba na nagrebelde, yung mga sinauna. At dahil doon, sila'y pinalayas ng Diyos. At sila yung naging masamang anghel o yung ating tinutukoy na mga demonyo. Unang demonyo na tumukso sa ating unang magulang, si Eva at Adan. At naroon yung ahas na gumagapang at tinuro sa kanila yung bagay na pinagbabawal sa kanila ng Diyos. Nagkasunduan, nasa paraiso, pwede niyong kainin, pwede niyong pasyalan, lahat, no? Magsaya kayo, pero itong punong ito, huwag niyong gagalawin. Ay doon tinukso ng demonyo, gustong subukan, at nadala naman sa kanyang pagsusumamo na tikman mo lang. Hindi mo kainin. Tikman. Isang kagat. Ay di, ganun nga ang ginawa ni Eva at binigay kay Adan. At sa ganun, narinig nila yung tinig ng Diyos. At sabi, ay hindi nyo sinunod. Sumuway kayo sa ating pinag-usapan. At dahil dito,
kayo'y aking palalayasin sa paraiso. Pinaalis. Pero ganun pa man, imbis na nasira ang plano ng Diyos, alam natin na binigyan ng pag-asa, pinangakuan na may darating. Balang araw, maraming siglo ang lumipas sa paghahanda ng pagdating ng Mesiya na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Pero yung anghel, iniutos o kumbaga tayong mga tao na nilikha din ng Diyos, binigyan tayo ng anghel sa bawat isa. Ating katabi, mula ng pagkapanganak hanggang sa lumisan tayo sa mundo, naroon ang anghel natin, the guardia. At lahat mayroon. Bakit? Dahil yun ang gusto ng Diyos. Alam niya na kailangan natin itong bantay. Hindi lang paminsan-minsan, no? Kundi palaging nasa tabi natin. Ating bang tinatawag siya? Ating bang pinakikiusapan kung tayo'y nasa alanganin o may problema o may hihilingin na pabor? No? Pwede tayong huling sa ating Panginoon, kay Maria, sa mga santo, pero yung katabi nating anghel, nariyan din siya na nakatayo at naghahantay ng utos. So, paalala sa kapistahan ng mga archangel at parating yung isa pang pesta na sa Biyernes, pesta ng mga anghel, Feast of the Guardian Angel, pero may mas malaking kapistahan pa na ipagdiriwang ang pagtatatag ni Santa Sa Maria Escriba ng Opus Dei sa araw na yon, October 2, pero 1928, nung isang siglo. At itong anghel na sinasabihin natin, pasalamatan natin ng Diyos na tayo'y binigyan. At ang mga archangel naman, lalo na si Miguel, kinalaban yung mga demonyo, masasamang anghel, at talagang kanya lang, kanyang sinupo yung kanilang labanan. Kaya ang tawag natin sa kanya, na humihiling tayo'y alagaan o tayong pabayaan dahil ang mga demonyo ay nagagala-gala sa ating paligid na tulad ng mga anghel natin, hindi nakikita. Hindi natin sila nakikita. Paano mo alam na nandyan yung demonyo? Tinutukso tayo. Parang na may inaalok na kung anong bagay na hindi dapat natin gawin dahil nagbilin si Panginoon na Jesus at mula pa noon yung mga 10 utos na kailangan gawin, sumamba sa isang Diyos, sumimba, 3 utos. Maliban ngayon na tayo na sa pandemya, natural, hindi. Pero sa ating araw-araw na ginagawa, kailangan natin ang anghel na susuportahan tayo pag ganun nga ang ating matinding labanan o yung tukso na dumating sa akin, sa iyo, kahit sino sa atin. Dandyan si Archangel Miguel. Kaya meron tayong dinarasal na kanyang dasalin, no? At kay San Archangel Gabriel, yung anghel na nagpakita kay Maria at nagbigay ng magandang balita na siya ang napili maging ina. At si Maria na pakinggan, narinig at naniwala naman siya at hindi na nagdalawang isip o pinahantay. Agad-agad, sabi niya, fiat, be it done to me according to your word. At tinanggap ni Maria.
Ganon nga ang kanyang mula ng kanyang pagtanggap hanggang sa pinakadulo ng kanyang buhay noon na siya'y inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Naroon ang San Gabriel na nagdala ng magandang balita, no? Na nandito na ang ating tagapagligtas, si Jesus, nagkatawan tao, anak ng Diyos. Di ba? Magandang pasasalamat sa Panginoon na may Archangel na bumaba at nagpakita. At nandito naman si Archangel Raphael na sinamahan niya si Tobias sa lumang tipan. At ang istorya, siya'y may lakad, no? Biyahe na paroroonan at walang kasama. Nandoon si Raphael na nag-volunteer, no? Siya nang sumama, halos hindi nga niya nakilala kung sino yung kanyang kaibigan na tumabi. Hanggang doon na lang niya na tuklasan si Raphael nga. Nagpakilala siya na siya yun, no? At magandang katapusan dahil si Tobias, kanyang nakita yung kanyang magiging asawa, at sila'y nagkatuluyan, at yung kanilang pabalik ay sinamahan pa rin siya ni Raphael. Kaya itong tatlong archangel sa mga istorya nila, ginawa ni San Jose Maria na sila'y maging mga patron ng Opus Dei. Dahil nga, kita mo, no, ating binanggit na ang ganda ng istorya ng bawat isa, at para kay Archangel Miguel ay hinihiling sa kanya na alagaan, no, itong mga babae at lalaki na celibato, at kanilang nakita ang kanilang ibig gawin, no, nangako, nagkaroon ng commitment. Kasama na rin ako dahil ako yun naroon din, no, na naging pare. At yun ang aming tinatawag, yun ang aming patron sa mga celibatong miyembro, no, para alagaan kami, para huwag kaming magbago ng isip. No, alam mo na, habang naglalakbay, hindi natin alam kung anong katatapusan. Si patron na Archangel Gabriel naman, kanyang naatasan na tulungan itong mga may bahay. Mga batang-bata nagpundar ng pamilya, nag-asawa at nagkaroon ng anak. At Gabriel, na ikaw yung dahilan sa pagkakaroon ng Holy Family sa Nazareth, 30 taon na yung pamilya ni Mama Mary Jose at yung ating Jesus na doon lumaki. Mula pagkabata hanggang sa siya'y naging 30 anyos na katulong-tulong ng kanyang amang San Jose, na nakilala tuloy siya ay anak ng karpintero. Dahil yun ang kanyang ginawa. Na walang nakakakilalay, mga kapitbahay, hindi alam na siya pala yung anak ng Diyos o siya yung magliligtas. Maliban pagdating ng oras at 3 taon lamang na siya ay nagpakilala na, at ginawa na niya ang nararapat para ipaalam ang mabuting balita. Narito ako para maituro yung daan at yung mga katotohanan, mga bagay na inyong gagawin din para huwag nga na magkamali sa ating pupuntahan. At walang iba kundi sa kanya. Maibalik niya tayo. Gusto niyang nawala. Gusto niyang maibalik tayo doon, no, na siya na mismo, hindi na propeta na ang daming pinadala, siya na yung pinakahuli, pero yung pinakatotoo na magliligtas sa ating lahat.
at si Gabriel ang naatasan na sa lahat ng mga pamilyadong mag-asabay may anak, alagaan. Dahil napakatindi ang labanan ngayon ng pamilya, no, sa ating lipunan, no, anong ginagawa na nakikita natin at yung pinagdarasan natin sa ating Panginoon, no, ang daming mga pamilya na nag-aaway, hindi nagkakasundo, no, yung mag-asawa, yung mag-anak, no, walang oras si tatay kasi nasa Saudi OFW, hindi niya maasikaso yung mga bata, naghahanap buhay, pagbalik niya, sira na yung pamilya. Dahil yung mga bata lumaki na walang tatay, nagkanya-kanya na at hindi tama yung edukasyon. Di? Broken families, hiwalay na mag-asawa. Kaya sa ginawa ni San Jose Maria, Archangel Gabriel bilang anghel, tulungan mo yung mga may bahay. At dito sa Opus Dei, alam, well, ang ginagawa, pinagtitibay yung kanilang mga pangako nang sila'y kinasal sa kanilang seminar Beyond I Do. No, meron yan, taon-taon, iba't ibang grupo, puro mag-asawa para ibigay lamang, no, yung elemento na yung mag-asawa magkaunawaan, magkaroon ng komunikasyon, no, para yung kanilang pagsasama hindi lang nagbunga ng pamilya kundi matapos ng masayang masaya, hanggang makarating lahat sa paroroonan. Sa mga bata naman, habang lumalaki, meron din yung edu-child na sinasabi para maturuan ng mga magulang na kung paano palakihin ang mga bata. Mula sa maliit hanggang sa sila'y lumaki na o may sari-sarili ng kabuhayan, nandoon ang magulang as gumagabay. Di ba? Maganda sana, Lord, kung ang pamilya ay nagkakaisa, no, at hindi nawawala sa kalagitnaan, lalo na ngayon may abortion, may same-sex marriage, may divorce, no, halos yun ay kanilang aaprobahan na pwede na hindi magkasundo, yun na lang ang remedyo, maghiwalay saka maghanap ulit ng gusto nila mapapangasawa. Paano yung sakramento ng matrimonyo na panghabang buhay hanggang sa kamatayan, na yun ay galing sa Diyos. Hindi mapapayagan, no? Magkakasala ang mag-asawa kung ganun ang mangyayari. At kay San Rafael, na ganun ang kanyang ginawa, na samahan yung batang Tobias, ay ganun din ang tawag sa patrono ng Archangel Raphael. No, yung mga bata, siguro, kahit na sa high school o yung nagtapos na ng high school, medyo papasok na ng college o magtatrabaho na yung iba dahil wala ng pera, si San Rafael ang ating tinatawag na gabayan din itong mga bata para hindi mawala, para hindi madala ng demonyo kung saan-saan. Lalo na sa ating lipunan ngayon, maraming elemento na mapapasama, madadala sa kalokohan, sa addiction. O, hindi ba? Andun yung mga kabataan na addiction, no, sa sugalan, sa paggawa ng bagay na krimen, dahil lalo na sa mga pulubi. San Rafael, please, no, sa ating paghiling ng tulong sa kapistahan nila, maging aktibo sa mga kabataan.
Maraming maraming bata na nariyan na pwedeng gabayan. Ito yung ating piyesta, no, ng Arcangel Miguel, Gabriel at Rafael na tinuturi ni San Jose Maria, aming patron. No. Kaya madagdagan natin yung kay San Rafael na tayo ay pwedeng maging Rafael. Hindi man Arcangel, pero tayo ay sinasamahan itong mga kabataan at nakakausap, kinakaibigan, para kung ano man ang kanilang problema o may tanong o anong aking kinabukasan, anong aking gagawin, eh tayo yung Rafael na kaibigan niya na tinabihan natin, na atin siyang kinausap, eh di imbis na nawala yung direksyon, tayo na yun naging malapit na kaibigan niya. At kung may problema siya, yung mga kaibigan natin, tayo tatawagin. Pader, o kung sino man, ganun yun ang mangyayari. Hindi lahat ng kabataan, kung maraming ganitong kaibigan na tayo mismo may paghuhubog, no? Meron tayong oras para magnilay, no? Magkaroon ng ganitong special na meditation tungkol sa kanila, ay di mabibigyan tayo ng guide, no? At sa ganun eh, ating matutulungan, mailapit sa ating Panginoon at hindi tayo mawawala. Well, ating tapusin ang ating maikling pagdarasal ng pasasalamat at paghiling muli sa tulong ng ating mahal na ina na sa pagitan ng Arcangel Gabriel ay nalaman niya ang gusto ng Diyos at nang nalaman niya kanyang sinagot. Malamang ganun din sa ating pagdarasal. Ano kaya ang mensahe? Ano kaya ang tawag para sa akin? No? Kailangan bang magpakita ang isang Arcangel sa atin? Hindi na kailangan. Basta na tayo'y nagdarasal, kinakausap ang Panginoon araw-araw, eh doon na lamang sa ating pagiging malapit sa Diyos, makikita na natin kung ano ang kanyang ginugusto sa atin paggawa. Lalo na kung kilala natin si Jose Maria, na ang kanyang ituturo sa ating lahat, babae at lalaki, ay kasimple lang. Na sa mga paghuhubog, formation na ibinibigay sa lahat ng lugar, lahat ng sentro na meron sa buong mundo, eh mensahe na maging banal tayong lahat. Saan man tayo naroroon. At sa tulong ng ating dasal, sa tulong ng ating mahal na ina, ating magagawa ang nakaplano, ang gusto ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa ubuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ang mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, Anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako.